we're live again in here. Kasama po namin kayo ulit ngayong gabi. Ayan. So, magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Ayan, I'm again po, Pastora Shekainah Grospe. Kasama niyo po ako ngayong gabi dito po sa ating pong prayer meeting. Ayan. So, na-miss ko po kayo. Na-miss talaga eh, no? For last week po ay halos ako po ay si Pastor Ruel po ang inyong kasama. Pero ngayon pong gabi ay kasama niyo na po ulit ako ulit. So, excited po ako. Ayan, Meljus de Chavez, Ate Meljus de Chavez, Venus Valientes is also watching with us. Ayan, magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Ayan, we are inviting each and everybody of us po na i-share at itong prayer meeting natin ngayong gabi. Ayan, i-share ko po siya. Ayan, Meljus de Chavez. Ayan. Ate Arlene Recto. Wow. Magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Ayan. So, sige po, kindly like and share ang ating pong prayer meeting ngayong gabi. Ayan. Bakit nga ba tayo kailangan mag-prayer meeting at sama-sama? Excited po ako. Ayan, nakakatuwa ang Lord. May gagawin po ang Lord ngayong gabi. So, ayan. I would like just to invite each and everybody of us po. Sige, tayo po ay mag-start na din po in a minute or two. Just kindly share and pakishare po sa inyong mga katrabaho, ka-workmate. Ayan, kung kayo po ay nasa trabaho ngayon at talagang nakikitune in po kayo ngayon sa amin, ay bumabati po kami ng napakagandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Ayan. Magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. You can type at the comment box below kung nasan po kayo. Ayan. Kasi hindi namin kita actually ang ating pong mga viewers for this night. Pero kami po ay bumabati ng napakagandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Ayan. So, yung iba po sa atin ay siguro ay marahil ay pauwi pa lamang, nasa metro, o kaya nagluluto ng kani-kanilang dinner. Ayan. Kamusta na po kayo? Kuya Meljus de Chavez, kamusta na po kayo? Ate Venus Valientes? Yan, Fred C. Penizales, kamusta na ikaw? From Jay Wandera, yan, how are you po? Kamusta na po kayo? Okay lang po ba kayo dyan? Ano po ang inyong ginagawa? Ayan, Kuya Rachel Melo is also watching with us. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Blessed evening din po. Ayan. So, ngayon pong gabi ay, sabi nga ay napakadaming mga pangyayari. Ayan, there are a lot of news nowadays, yan, nakakatuwa naman ng Lord. At patuloy niyo po talaga kaming sinasamahan gabi-gabi. Ayan, delighted na delighted. Ayan, Arlene, Ate Arlene Recto. Blessed evening din po sa inyo, sa buhay ng bawat isa. So, magandang gabi din po dyan sa inyo kung nasaan man po kayo ngayon. Ayan, watching from, tiga, saan po ba ang Ate Arlene? Watching from Sports City, tama po ba? Ay, hindi. Mirdif. Hindi Mirdif. Yung nasa isa pa po. Nasa dulo na aking dila. At hindi ko... sa may karirahan daw. Ayan, Ate Arlene, ayan. No, Ate Nora Rosel Soriano is watching. Ayan, Mid and South. Ayan, magandang gabi po dyan sa inyo. Ayan, kindly type at the comment box below ang inyong location para tayo naman po ay malaman natin kung saan ang gagaling ang buhay ng bawat isa ngayong gabi. Ayan. Yan, Helbert Panyoso is watching. Helbert. Si Kuya Helbert po. Ang boyfriend po ng Ate Joy. Yan, magandang gabi po Kuya Helbert. Yan. Ate Camille Buwan is also watching. Good evening din po sa inyo.
Ayan, baka meron pong gustong mag-testify or gustong magpasalamat kay Lord. Meron po ba kayong gustong i-share? Meron po ba kayong gustong ikwento na talaga nga namang nangusap si Lord ngayon this past few days or weeks? Ano yung nangyari sa inyo ngayong meron ba kayong gustong magpasalamat or mapasalamatan ang Lord sa buhay mo, kapatid? Sige po. Kaya po namin yan. Babanggitin natin ngayong gabi. You can comment or hindi, kung hindi mo kayang i-comment, just type it and share it to our Facebook page. Ayan, handa po kaming magbasa, basahin ang inyong pasasalamat or yung inyong testimony for this night. Ayan, sino po ang gusto magpasalamat kay Lord? Ayan. So, ako po yung nagpapasalamat din kay Lord dahil kasama niyo po ulit ako ngayong gabi. At talaga nga naman ay, sabi nga, nothing could ever stop. Diba? Sabi nga, walang makaka-quarantine ng ating yung Word of God. Sabihin mo nga, gospel cannot be quarantine. Yon. Gospel of God or Christ cannot be quarantine. Naniniwala ka ba doon, kapatid? Yan, excited si Lord ngayon. Ano ba yung nakahanda na ang prayer items mo or prayer list mo? Sige po, habang tayo ay nag-aantay, inaanyayahan po namin ang lahat na maghanda na po. Ihanda nyo na or kung nakalista na ang inyong mga prayer items, prayer requests. I'm encouraging each and everybody of us na isulat po sa isang papel or isulat nyo sa iyong notes sa phone. And then we will pray sabay-sabay, mamaya mananalangin tayo. Or now, open po ang ating comment box sa ilalim. Ayan. If you have any prayer request, prayer items, ayan. Si Kuya Ryan Garcia Makalanag is also watching with us. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Sabi ni Ate Fred, si gospel cannot be quarantined. Totoo po iyon. Walang makakapigil sa salita ng Diyos. And even, yung ating pong patotoo. Ayan. From the Lord. Ayan. So, yon. So, we have a prayer request already coming in. Sige po, you can directly give it to us sa ating pong Facebook page. And we encourage each one of you. And ang ating pong intercessors ministry ay handa pong mag-accept ng kanya-kanya po nating mga prayer items ngayong gabi. Ayan, so meron na po tayong, may nagsenda po sa atin ng isa. Ayan, dalawa na po ang nagsisend sa atin ngayong gabi ng inyong mga prayer requests. Sige po, keep on coming, keep on going. Ayan, good evening din po, Kuya Ryan Garcia Makalanag. Ayan, magandang gabi din po. Opo, excited na. Sige kapatid, ini-encourage kita ngayon na isulat mo, ilista mo. Kung meron ka bang, or isend mo sa akin. Actually, pwede po akong tumanggap ng inyong prayer request ngayong gabi. Total ako naman po ang inyo pong kasama, kabahagi, ngayong pong gabi. At handa po kami tumanggap. Ayan, Pastor Well Idio is watching with us. Maribi Chavez is watching with us. Ayan. Good evening din po sa inyo. Ayan. Joy Cristel Estolano Delgado is also watching with us. Ayan. Ate Joy and Kuya Helbert, magandang gabi po sa inyong dalawa. Ayan. Ayan. So, hindi na natin pakakatagalin pa. Sige, I'm encouraging each one of us. Sige nga po, sabay-sabay tayong yumuko at saka pumikit ngayong gabi. If you want to stand up like me na nakatayo po, I'm encouraging each one of you kung ikaw ay comfortable na hindi lang komportable, pero inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. And we will start it with the opening prayer ngayong gabi. Before we start, ayan, samahan niyo po ako, mananalangin tayo ngayong gabi before we start po. Ayan. Okay, let's bow our heads and close our eyes. Hallelujah, Lord God. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong gabi. Alam namin, Panginoon, we believe na ikaw ang kasama namin, Lord God.
Let you be the center, Lord God, of our talk, Panginoon, ngayong gabi. And let your word, Panginoon, let yung even the short exhortation of your word ngayong gabi, Panginoon, patuloy kayo mag-manifest, patuloy kang mangusap. And even our hearts, Lord God, to pray, to intercede, and even, Lord God, to fast and even to pray, Panginoon, ngayong gabi, nagde-declare kami that nothing could hinder, Panginoon, yung mga prayer items, prayer requests namin, every petitions, every thanksgiving, every prayers, Lord God, na idudulog namin ngayong gabi, this prayer meeting is yours, Panginoon. We are asking for your touch, divine protection sa buhay ng bawat isa, maging sa lahat, Panginoon, ng buhay na nakakonekta sa amin, maging ang aming pamilya, buhay, trabaho namin, sa lahat ng larangan ng buhay namin ay protektado ng banal na dugo mo, Lord God. At maraming salamat. We ask, Lord God, the full blast of the Holy Spirit be upon into each and every body of us ngayong gabi. We give you all the glory, praises, and adoration in Jesus' name. Amen. Yon. Sige. Ako po excited na talaga. Ayan. So may nag-send na po sa atin. We have 4-5 prayer requests already. Yan. Sabi ni Ate Marivie Chavez, prayer request ko, Pastora, matanggap na sa work ang anak ko na si Kate Andrea Chavez in Jesus' name. Ayan. Sige, papanalangin po natin Ate Marivie mamaya. Ayan. So, ngayon pong gabi, yan. Sige po, we are encouraging each and everybody of us po na mag-send ng inyong mga prayer items ngayong gabi. Maybe it would something na parang tingin mo imposible, napaka-imposibleng bagay. Pero, kapatid, maniwala ka lamang, manampalataya ka na pagka merong may nagagawa ang buhay panalangin. Sabi mo nga, may nagagawa ang pananalangin. Ayan. Totoo po siya. Actually, prayer works. Ayan. So, this night, we will talk about just a short exhortation before we pray. So, we have, urong po ako saglit na konti, we have prayer, hashtag prayer of remembrance. Ayan. Ano nga ba yung pag sinabi natin na pananalangin? Paano nga ba? Ikaw ba'y nakaranas ng ganito? Ayan. Ulitin natin. Prayer of remembrance. So, for tonight, ang topic po natin ay about yung prayer of remembrance. Ano nga ba yun? Ano nga ba yung significance na pagka merong kang dumating na ba sa punto ng buhay mo na merong pinapakilala, pinapakita sa'yo na dreams ang Lord? Sa pagtulog mo. Ayan. Sino dito yung ganon? O kaya, naranasan mo na bang merong ipaalala sa'yo ang Lord na pilit hindi mo makalimutan na parang hindi siya mawaglit? Maaring ito ay asawa mo, maaring ito ay kamag-anak mo, or maaring ito yung mga katrabaho mo na pinapa-reach out, pwedeng ipa-reach out sa'yo ng Lord. What does it mean? Ano ba yung ibig sabihin pag naaalala natin ng isang tao or isang pangyayari or isang pagkakataon sa buhay natin? What does it mean to remember something in our lives, deeply in our hearts, na pilit hindi natin makalimutan? Yan. Sino ditong excited na ako po? Actually, ako din excited na ako ngayon. So, sabi po dito, basahin po natin. Actually, I don't have any verses in there dahil gusto ko po ay tayo po ay sabay-sabay na magbubukas. Ayan, sabay-sabay po tayo mag-aaral ng salita ng Lord ngayong gabi. So, sabi po dito, in Colossians, ayan, in Colossians chapter 1, beginning verse 9 until 14. Pero babanggitin lamang po natin ay 9, medyo magtututok tayo sa verse 9 until verse 12. Ulitin ko po. Colossians chapter 1, beginning verse 9 until 14. Yan. Sige, basahin po natin in verse 9. Samahan niyo po ako. Yan. Sabay-sabay tayo magbabasa ngayong gabi. So, marahil mababanggit mo ay ito ay para sa'yo. Just sit back and relax, and God will tell you something that let the Holy Spirit leads us ngayong gabi. Excited. I'm really excited. Excited po ako ngayon. Sabi dyan, in verse 9, so we have not stopped praying for you since we first heard about you.
We ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. Yan. Ito po yung binabasa ko in NLT. In verse 10. Colossians chapter 1 verse 10. Then the way you live will always honor and please the Lord. And your lives will produce every kind of good fruit. All the while you will grow as you learn to know God better and better. In verse 11 po. We also pray that you will be strengthened with all His glorious power so you will have all the endurance and patience you need. May you be filled with joy, in verse 12, always thanking the Father. He has enabled you to share in the inheritance that belongs to His people who live in the light. 13, last two verses. For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. 14, who purchased our freedom and forgave our sins. Ayan. Ngayong gabi po, we will focus po doon sa Bible na pinaka-topic po natin is yung lugar ng Colossians. Sabi nga dyan, or in the Bible itself, we have the verse Colossians. Sige po, pakipost po yung word na Colossians. Yung book ng Colossians. So, ano po ba yung pagka sinabing Colossians? What does it, bibigyan ko po kayo ng kaunting scope or parang konting paglilinaw nung binasa natin kanina. Why we should remember someone in our prayers? Bakit kailangan natin i-remember? Or bakit kailangan natin, pagka meron pinapaalala sa atin ng Lord, or meron siyang nire-remind sa atin na mga tao, na mga pangyayari, na mga pagpopokosa ng ating pananalangin, bakit kailangan ipanalangin? Why is it very important to pray for someone or something which God reminded us to do? Bakit kailangan? So, in Colossians po, basahin ko po lamang sa inyo yung kaunting scope ng Colossians. During this time po, si Paul ay malayo siya. Sabihin mo nga malayo. And during this time, in Colossians, yung mga Christians po ay 90% of believers are Greeks or Gentiles. Sabi mo nga, Gentiles. Yan. Gentiles. So, during those time, ang namamayani pong emperor during that time ay si Nero. Si Nero po ay isang emperor or one of the worst. Sabihin natin worst of all the emperors ng Roman era. Pag sinabi nating Nero, maaring yung iba sa atin, masasabi natin, mutilators. Yan. Nero is murderer. Yan. Kung napapakinggan niyo po ang Pastor Roel, nabanggit niya actually si Nero in the book of John, actually, nabanggit niya sa isa sa mga kanyang Bible study. Si Nero po ay actually one of the greatest persecutor of Christians during Paul's time and even Peter's time. During this time, si Paul po, malayo po siya. Malayo siya doon sa mga taga-Colossas. And during that time, maraming nangyayari. During this period, yung faith ng mga tao during doon sa time ni Nero ay talaga nga namang nasubok. Sabihin mo nga nasubok. Ayan. Sige, magsalita ka kapatid. Masama yung hindi masyadong nagiging interactive tayo ngayong gabi. Ayan. Para naman konting, di ba, maboost tayo ng konting energy. Ayan. So, sabi po dito, ulitin natin in verse 9, sabi dito, sabi ni Paul, so we have not stopped praying for you since we first heard about you. Hindi daw po tumigil si Paul. Basahin natin siya in Tagalog. Ulitin po natin yung verse. Colossians chapter 1, verse 9. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban.
Yun. Sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Why does it during Paul's time kailangan dapat ipanalangin? In Nero's time, maraming na-persecute, bukod sa na-persecute, kaya niyang ipahati yung Christian ng buo, ng hati, into half. Doon nagsimula na gawing lampara ang mga Christians na buhay. Ginagawa siyang torch ni Nero sa kanyang garden. Buhay po yun, ha? Buhay. Doon din yung mga punto, or in Nero's time, doon din nasubok na ipakain sa mga leyon ang mga Kristiyano. Which is, theologically speaking, biblically speaking, may mga proofs na mga nahukay, talaga na Kristiyan na talagang mini-mutilate. Or talagang brutally, they are killed. And some of them are, kumbaga, ay sabi nga, during Paul's time ay si Paul. One of the example po ay si John. Si John po ay actually he was cut by half. In the biblical context, si John po ay nakat sa magkalahati. And during Nero's time, dito napatunayan na ang Lord, kakaiba siyang kumilos. Yan. Maaring kapatid, you are thinking, Pastora, what is the connection of remembering someone in prayer? Bakit kailangan? Sa panahon na nasusubok tayo ng paniniwala natin kay Kristo, ang unang-unang matetest dyan is yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay. Maybe during this time, hindi man ikaw feeling mo na po-persecute ka. Maybe you are feeling so relaxed. You are feeling so amazed dun sa mga nangyayari kasi actually, in physical, wala kang nararamdaman. Wala kang nararamdaman marahil kompleto yung trabaho mo, maayos yung paligid mo, tingin mo, you are over positive. But, did you check? Have you checked your spiritual aspect? Na-check mo na ba yung spiritual yung capacity? Kamusta na ba yung spiritual aspect mo ngayon, kapatid? It's para ba siyang nahati sa kalahate, or para ba siyang, even though hindi ka na persecute, you are feeling something na parang maraming humahadlang sa oras mo, sa time mo? Kapatid, in our generation for today, sabi nga, upon meditating his word for tonight, sabi ko, hindi man kagaya, ito yung generation natin na kagaya ni Nero na physical yung labanan na talagang pinapatay ang mga Christians. But nowadays, hindi man tayo pinapatay sa physical, pinapatay tayo in spiritual manner. How? During nowadays, kung mapapansin nyo po, pagkagising mo pa lamang sa umaga, parang ang bilis mong tama din. During nowadays, ang daming distraction sa trabaho mo, di ba? Sa trabaho mo, pagkadating mo pa lang, ayan na yung tambak ng trabaho. During these times, maraming bumabagabak sa'yo. Even if you are actively seeking the Lord, marami kang problema sa anak mo. Marami kang problema sa asawa mo. Marahil ang daming bumabagabag. Today, etong generation natin, hindi man natin mapansin, hindi man siya physical na kagaya na etong nararanasan ni Paul during the time in Colossians time or dun sa panahon ng mga taga-Colossas, marahil halos same din. Bakit? Kailangan natin maging, sabi nga, faithfulness. Sabihin mo nga, faithfulness. God requires faithfulness even in the midst of difficulties. Even in the midst na tingin mo ay feeling mo ay healthy ang pagiging Kristiyano mo. But have you checked it? Na-check mo na ba yung intensity ba ng prayer mo dati? Same pa din ba ng intensity ng prayer mo ngayon? Yung intensity ba din ba ng before magkaroon ng quarantine ng pagsasamba mo kay Lord, even in happiness and in grief, ay nakakayanan mo pa din ba? Kapatid, our generation for today, we have to really refocus our lives.
We have to really re-examine our lives. Sabi po dito, remembering someone in our prayers includes three aspects. First one, babanggitin po natin siya. In NLT, sabi po dito, in verse, ang number one po, complete knowledge. Sabi, remembering someone in our prayers, it unlocks, number one, complete knowledge of His will. Ang one of the benefit, yung pagkakaroon ng benepisyo, pagka merong nananalangin sa atin or merong nagkakaroon ng oras kay ikaw talaga talaga nananalangin ka pag kami pinapaalala sa iyo sa Lord, 'di ba? Ay number one, complete knowledge of His will. Basahin po natin dito. So we, sabi ni Paul in verse 9, so we have not stopped praying for you since we first heard about you. Hindi daw nakalimot si Paul. We ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. Ano ba yung tinatawag natin complete knowledge ng will ng Lord? Marahil you are in a boat right now, kasama mo si Lord right now, but let us assess, si Lord pa din ba ang nagpapatakbo ng boat mo o ikaw na? Or tayo na, kasama po ako doon. Dumating na ba sa punto mo ngayon na you are thinking of something, meron na bang mas importante kaysa kay Lord in your life right now? Meron na bang nauuna, kumbaga parang napaprioritize kaysa kay Lord? Pagkagising mo sa umaga, sino bang iyong inuuna? Si Lord pa din ba? O ang iyong Facebook, trabaho? Diba? Pagkagising mo pa lamang, pagluluto ko ni anak ko, ang gulo na. Diba? Sino po dito yun? Ako po, hindi rin exempted sa ganire. Sabi po dito, complete knowledge of His will. This night, before we pray, let's check ourselves. Ako po, isa rin po. Kasama niyo rin po ako. Number two, spiritual wisdom. Sabi dyan, so we have not stopped praying for you since we first heard about you. We ask God to give you. Ito yung mga binigay ni Paul sa Colossians people, sa mga tiga Colossians. Sabi dyan, we ask God to give you complete knowledge of His will. I-check nyo po. I-check natin ang ating sarili. Knowledge of His will. Is God really still rocking my boat? Or someone is rocking my boat already? Second, and to give you spiritual wisdom. Yan, ito na. In a world, sabi nga dyan, in a world full of fake news. Yon. Let us be the voice of the real news. Are you still obeying God to share Him to someone else? Let's check ourselves. Ngayon pong gabi, banggitin natin to. Let us be in a world full of fake news. Marahil ang dami nating natatanggap ngayon ng fake news. During Paul's time, in Nero's time, marami talagang mga kuro-kuro. Bakit? Kasi ang mga Kristiyano nagtatago. Ang mga Kristiyano during that time, sila ay napapersecute, sila ay kinakatch. And hindi siya malayo sa nangyayari ngayon. Nagtatago. Actually, sabi nga, the Christians in Colossians time are like people who are like nowadays na naka-quarantine. Nagtatago kasi baka mahuli ng polis. Baka merong, baka. Maraming baka. But, sabi ng Lord, we have to ask for spiritual wisdom. Meron naman tayong tinatawag na spiritual wisdom. Ulitin nga natin, spiritual wisdom. Ang spiritual wisdom, sabi nila, di ba nga po, sabi nila, ano nga bang spiritual wisdom, Pastora? Spiritual wisdom is something that we cling to. Something that we must ask the Lord. Before you make something big, before you make something in your life during this quarantine period, before you share to someone else, ask God to give you wisdom how to do it. Alam niyo po, hindi pwede na si Lord sa life natin naka-quarantine din.
Hindi pwede na ang Lord, na ang sitwasyon natin, yung magpapapigil sa atin para hindi siya makilala sa buhay natin. Nakakahiya po sa totoo lang. Sabihin nga natin, Lord, even if in this quarantine, in this COVID situation, even if in this quarantine period, I will still ask for spiritual wisdom. I remember, ako po'y, actually, I'm asking for God something na, alam po ni Pastor Rowell yan. I have this group of people in my life today that before na umalis po ako ng bahay, I see to it na kailangan magawa ko yung pinapagawa ng Lord. Kapatid, I'm not talking about kasi pastor ako, kasi I'm just like ordinary Christian like you. Ito po. I have a car lift driver. Ito po ha, isipin nyo ngayon ha. Let's evaluate. May car lift driver po ako, or maaring ikaw ngayon, meron ka rin car lift driver, o kaya if you have mga group of friends, yan. Sino yung mga taong nakakasama mo lagi? Yung mga nakakasama mo lagi na binibigay sa'yo ng Lord na i-touch mo. Not because you want to touch them by your own preference, but because God wants to touch them through your life. Maaring siguro you have group of people sa pantry. You have group of people sa mga security guards. You have group of people sa mga reception area ng company mo. You have group of people, your boss. You have a group of people sa flat mo. You have group of people sa surroundings mo, sa lahat, sa metro, sa lahat. A grocery, sabi ni Pastor. How was our life touching others' lives? Touching people's lives? I was reminded by God, nakakayak lang po sa totoo lang na iniisip muna natin yung, alam niyo po yun? Iisipin muna natin yung mga bawal before we take an action. Actually, tama pong mag-isip na tayo ay dapat may wisdom. Pero how about this spiritual wisdom? How about this spiritual things? Spiritual wisdom only unlocks spiritual things. Sabihin mo nga. And this is only by prayer. Sabihin mo, only by prayer. Ulitin ko po in Colossians 1 verse 9. So we have not stopped praying for you since we first heard about you. Alam ni Lord yung pangangailangan ng mga tiga-Colossas. And during that time, si Paul yung ginamit niya for Colossians people. And if you are watching with this, i-claim mo to. Sabi dyan, we ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom. Ito po yung pangatlo, and understanding. Ulitin natin, how to remember someone in your prayers or how to fight, to stand in the gap. Post natin, by standing in the gap, by praying for one another, by remembering other people, how? Number one, complete knowledge, by knowing the complete knowledge of His will. Second, by asking for spiritual wisdom. And third, by understanding. Yan. Marahil ikaw to, kapatid. Sabi dito, in verse 10, then the way you live will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. All the while, you will grow as you learn to know God better and better. Marahil, you are facing something in your life right now. You are watching with us. Ikaw yung kasama namin ngayon. And you are gulong-gulo ka na. Lord, paano ko ba siya? Paano ba yan? Ano ba yung gagawin ko? Ang dami mong tanong.
Ang dami nating tanong. Di ba? Kailan kaya matatapos yung COVID? Ano kaya yung gagawin ko? Ano kaya lulutuin ko mamaya? Ano kaya yung gagawin ko in the near future? Gusto kong umalis? Gusto kong mag-relax? Kapatid, sabi dito, third, understanding. Yung binabanggit na understanding dito, di ba? Sabi ng Lord, itong understanding na to, ito yung cannot be comprehended by human mind. Ito yung cannot be comprehended. Basahin po natin. I will just quote this verse for you. Sabi, ang isipan daw po ng Lord, 'di ba? Sabi, hindi pa natin naiisip, ni hindi pa natin nakikita, 'di ba? Ni hindi pa natin naiintindihan, 'di ba? No eye can see. Babanggitin ko po sa inyo to. Yan. Ulitin po natin. In 1 Corinthians 2 verse 9. Babanggitin ko po sa inyo. Bakit kailangan may understanding? Bakit kailangan humingi ng pag-uunawa? In NLT, that is what the scripture mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Ulitin ko po. No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Ulitin natin. Ito yung pinakagustong ipakat sa inyo ng Lord for this night before we pray. 1 Corinthians 2 verse 9. That is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Kapatid, are you claiming that you are really loved by God? Do you claim na talagang mahal ako ni Kristo? Basahin natin ulit. Ulitin ko po. 1 Corinthians 2 verse 9. NLT. That is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Kung kiniklaim natin na mahal tayo ng Panginoon, even if hindi mo pa nakikita, even if hindi mo maintindihan, even if wala pang nangyayari, sabihin mo nga, I still believe. Ang garantiya ng pagmamahal ng Panginoon, ulitin ng Lord, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Walang yung garantiya ng pagmamahal niya is hindi nakadepende kung paano natin titignan yung sitwasyon. Hindi nakadepende kung paano mo tinitignan yung sitwasyon. Hindi nakadepende sa laki ng pag-uunawa mo. Hindi nakadepende kung paano mo siya gagawin. Sabi ng Lord dito, what God has prepared for those who love Him, the greatest guarantee that only God did give on the cross for us is Christ through the power of the Holy Spirit, through Jesus. Tayo ay dapat maniwala. And this is by acting in prayer. This is by remembering how to pray. This is remembering to ask. Sabi dyan, remembering someone in your prayers, number one, it gives complete knowledge. It gives complete knowledge of His will. Second, it gives spiritual wisdom. Third, it gives understanding, or tinatawag natin spiritual understanding. Marahil you are facing, hindi mo maintindihan yung sitwasyon, you don't
di mo kayang maintindihan. Pero kapatid, God guarantees you something. Even if we can't see something, even if we can't sometimes comprehend our situation, even if hindi natin maintindihan, diba? God already prepared that for us. Marahil sabi mo, Pastora, paano yun? Ganun yung pagmamahal ng Lord. Yeah. Marahil, totoo siya. Actually, there will be, merong mga time ang Lord masusubok yung pagmamahal mo, even in others. Marahil, God will teach you to pray for someone na talagang, Lord, kaya ko ba talaga ipag-pray ire? Yan, nandun ka ba sa ganong posisyon, kapatid? Or maaring, God will talk to you, God will tell you to remember someone na hindi mo napapag-pray this past few weeks, days, yung talagang hindi mo pa talaga ever since pa nakikita, marahil sa panaginip mo, God will pop you out something na image ng babae, ng lalaki, ipapa-reveal niya sa dreams mo, and God will just put a desire in your heart to pray for them. Kapatid, pray for them. Marahil, yung iba actually, I have this friend of mine na meron siyang gift in interpreting ng dreams. Diba? May kanya-kanya tayong mga gifts. Sabi mo nga gifts. And, kapatid, this time, yung standing in the gap and by praying for one another, well, sabi nga nila, most of the time, ang ginagawa nating last resort ang prayer. Pero sa totoo lang, kapatid, dapat yun yung pinakaunang-una dapat nating gawin. Babanggit po ko, as we close, I will just, babanggitin ko lamang po sa inyo to. Marahil, this is for you. And you are in a verge of praying for someone. Yan, nag-intercede ka na ngayon, you are praying. And marahil yung iba po sa inyo yung naluluha, hindi mo alam kung bakit ka naluluha ngayon. I just want you to just be in the presence of God. And before we close, I just want na talagang find your spot, yan, find your place to pray. Marahil you are with your special someone, nasa restaurant kayo ngayon, nakikinig ka, saktong-sakto, o kaya you are just watching with us na nakarelax ka, nakahiga ka. I just want you to just umupo ka or stand as an act na may gagawin, na i-claim mo yung prayer ngayong gabi. Marahil ikaw ay you are eating. Kasama ka namin ngayon kumakain. Kasama mo yung pamilya mo kumakain ngayon. Just want you to just pray with us. Siguro kapatid, mga ilang minuto lang. Samahan mo kami or even an hour. Pray for an hour. Samahan niyo po kami. Mananalangin tayo sabay-sabay. Ayan. God will do something the best for tonight. Maybe ito yung gusto mo mag-refresh kay Lord. Gusto mong sabihin, iyak lahat kay Lord ngayong gabi. Gusto mong ibigay sa Kanya yung best mong talagang prayer, yung mga prayer requests mo. Come on. I just want na each one of you to ready ourselves. Ako man din po. Yan. Ako po ay nakatayo din eh. Kasama niyo po kami. Mananalangin tayo bawat isa. Sige, just pray in the Spirit, kapatid. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, we want to glorify your name, Panginoon, ngayong gabi, Lord God. In Jesus' name. Lord, even in the midst, Lord God, of this situation, yung mga nakikita namin, sa kung meron man, Panginoon, sa amin, Panginoon, ngayon pa lamang, nagde-desire, manalangin, Panginoon, kagaya ng pananalangin na gusto mo, Panginoon. Lord, ibuhos mo yung matindi mong presensya. Ibuhos mo yung matindi mong grace, yung grasya, Panginoon, ng pananalangin, yung heart to pray right now. Sige, kapatid, start to pray. Start to pray right now. Come on, pray. Pray in the Spirit.
pray in the Spirit. Sige, don't mind kung sino yung katabi mo, kung nasa metro ka. Just be in the presence of God right now. I just want you, kung kaya mo mag-speak in tongues, just speak in tongues to God right now. Come on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Shakayarara, sakayarara, baba, 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 baba. Come on, pray. Pray in the Spirit. Pray, pray, pray in the Spirit. Kasama natin si Lord. Come on, pray. Ayarara, shakayarara, sokoyarara, baba, baba. Come on, pray, 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 pray. Hallelujah. We worship you, God. Ayarara, sokoyarara, baba, 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 shaka. Yes, yes, Lord. Lord, let the spirit of unity in one accord with you right now as we pray. Lord, touch every heart, Lord God. Touch every mind. Touch every whole being with you na nanalangin, Panginoon, ngayong gabi. We ask for your touch. Kami ngayon pa lang, Lord God, nagpapalinis or humingi kami ng tawad, Lord, sa isip, sa salita, sa gawa. Lord, if we are in the midst, Lord God, kung meron man kaming unconfessed sin pa sa'yo, kung meron man pa kaming kailangan, Lord God, isuko, Panginoon, sa'yo, Lord God. Panginoon, we believe, Lord God, ngayon pa lamang, Lord, humihingi kami ng tawad. Sige, kapatid, if you want to ask forgiveness for someone, for something, for kung ano man yung nangyari on the past, kung meron ka mang nagawa na talagang pinapa-confess sa'yo ng Lord sa'yo ngayon. Come on, confess it to God. Confess it to God. God hears your prayer now. God hears your prayer tonight. Maliit man yan, malaki man confession, or tingin mo parang wala lang. Come on, confess it to God. Alam ni Lord yung heart mo ngayon. Come on, pray. Pray in the Spirit right now. Come on, pray. Sige. Sige, pray. Pray. Hallelujah. Lord, right now, Panginoon, nananalangin kami, Lord God. We confess our sins, Lord, to you, Lord God. We confess our hearts, Lord God, our minds, our thoughts, Lord God. Kung meron man, Panginoon, kami, Panginoon, Lord, na kailangan ihingi ng tawad sa iyo, ngayon pa lamang, we are asking for forgiveness. Lord God, we're asking for forgiveness for our family. We're asking for forgiveness, Lord God, sa sarili namin. We're asking for forgiveness sa mga katrabaho namin, sa lahat, Panginoon. And Lord, cleanse us right now. Purify us right now, Lord God, from the head, Lord God, up to our feet. Lord God, up to our feet, Panginoon. Ngayon pa lamang nagpapalinis kami, Panginoon, sa iyo, Lord God. Dahil apart from you, Lord God, we can do nothing, Panginoon. Ngayong gabi, Lord God, hindi mo kami lalampasan. Lord God, we want your presence, Lord God. We want your presence, Lord God, to pray. We want your presence, Lord God. Ngayon na manalangin kami, Lord God. In Jesus' name, come on, sige, speak. Speak in tongues. If you can speak in tongues, come on, pray. Pray in the Spirit, kapatid. Sige, pray, 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 pray. Open your mouth to God. Open your mouth to God. Sige, sing praises to Him. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. We glorify your name. Lord God, we welcome you, Lord God, in this, Lord God, prayer meeting. Lord God, ikaw yung kasama namin. Let your will, Lord God, let the Holy Spirit, Lord God, flow. Panginoon, even, Lord, na naka-online kami, Lord God, even hindi kami physical magkakasama, Lord, we will feel, Lord God, nakasama ka namin ngayon. Let the Holy Spirit, Lord, balutan mo even our cell phones, even yung mga mahal namin sa buhay, even us, Lord, we will experience your touch. We will experience how to pray. We will, Lord God, intercede right now in Jesus' name. We are praying right now, Lord God. Panginoon, nananalangin kami, Panginoon, for the Philippines, Lord. We are praying, Lord God, for the Philippines right now, Panginoon. Bagamat, Panginoon, we are in here, expats in here in UAE. We are praying for our president for the Philippines. We are praying for President, Lord God, Duterte, Lord God. We declare, Lord God, that he is yours. Patuloy mong palakasin siya. Come on, pray for our president. Pray for Duterte right now. Come on, pray. Pray. God wants to pray for the president right now. Come on, pray. Sige, manalangin ka, kapatid, pag-pray mo. Come on, pray. Yes, yes. We declare strength. We declare strength, Panginoon, sa buhay, Lord God, ng aming presidente, Lord God, sa Pilipinas, Lord God. Let the mantle, let the total covering, even sa family niya, Lord God. Let your manifestation, Lord God. In Jesus' name, patuloy, Lord God, na mangusap ka, Lord. And right now, Panginoon, nananalangin kami for our parents. Nananalangin kami sa mga kapatid namin, Lord God, if
meron man sa amin nananalangin sa kanilang mga anak right now. Come on, pray for your family right now. Come on. Lord, we're praying, Lord God, and even, Lord, sa pamilya, Lord God, ni Ate Marie B. Chavez, Lord, we're praying, Lord God, kay Kate, Lord God, we're praying, Lord God, sa anak niya na magkaroon ng trabaho na galing sa'yo. In Jesus' name, we are praying na, Lord, you will answer it according to your will. In Jesus' name, come on, sige, panalangin mo yung family mo ngayon, kapatid. Come on, pray in the Spirit. Come on, pray, sige. God hears the prayer of your heart. God hears. Alam niya yung pananalangin mo. We're praying also, Lord God, for Praisel, Lord God. We're praying, Lord God, for Yayi, Lord God. We're praying, let the divine protection for the Cabos family in Jesus' name. And even every family, Panginoon, nakatunin sa amin. We're praying, Lord God, also, Lord God, for Arlene. Kay Ate Arlene Recto, Lord God, we're praying, Lord God, for the complete, Lord God, protection, and even, Panginoon, for the complete healing in Jesus' name. Lord, we're praying also, Lord God, kay Ate Joy, Lord God, for the health, Lord God, we're praying for health that comes from you. Sige, kapatid, start to pray right now. Start to pray. If meron kang gustong ipanalangin sa kay Lord ngayon, sa Panginoon ngayon, come on, pray. Panalangin mo, Lord, we're praying right now in Jesus' name, in one accord to you, unified, Panginoon, kami, Panginoon, sa'yo, nananalangin, Lord, you hear our thoughts, you hear our prayer requests, you hear every petitions that we have, and right now, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na nakatunin, na online, kasama namin right now, Lord God, in this broadcast, we are declaring, Lord God, na wala, Panginoon, lahat, Panginoon, ay dadaanan mo ng presensya mo in Jesus' name. Lahat dadaanan mo, Lord God, to pray. Come on, sige, speak. Sige, just open your mouth and give praise. Sige, if the Holy Spirit urges you to pray and speaking in tongues, come on, pray. Sige, kapatid, pray. Yes, Lord God, we claim. Lord God, we claim. We speak life. We speak life, Lord God, sa lahat, Panginoon, na feeling nila they are dry. We speak life, Lord God, in their spiritual life. Lord God, we speak life, Lord God, sa mga trabaho namin. We speak life, Lord God, hindi kami, Panginoon, katulad, Lord God, ng mga natutuyo, Lord God. Yung parang natutuyo ngayon pa lamang, Lord God, let, Lord God, the living water pour out. Pour out on us, Lord God, the prayer, Lord, the anointing of prayer, Lord God. Ibalik mo sa amin, Lord God, yung apoy sa pananalangin ngayon pa lamang, Lord. We are praying, Lord God, we are requesting that your fire of prayer, being prayer warrior, Lord God, ibalik mo sa amin, Lord God, yung pananalangin, even in the morning, even in the evening. Come on, pray. Sige, kapatid, God hears your petitions, your prayer right now. Come on. Sige, panalangin mo yung prayer life mo ngayon. Kung nanghihina ka ba, spiritual, physical, come on, pray. If you want to know God, who really God is, who the real God is, come on, pray in the Spirit, pray. Pag-pray mo ngayon, Lord, deklara mo, I want to know you. Lord, gusto kitang makilala. Gusto ko pang magpakalalim sa'yo. Gusto ko matutunan kung sino ka. Come on, sige, declare it at your mouth. Because there's power in declaration. Come on. Sige, manalangin ka, declare mo. Sabihin mo kung sino man dito sa amin, Panginoon, naniniwala, magkakaroon kami ng bahay. Or we are declaring, Lord God, house and lot. To those people who are praying, Lord God, for house, Lord God, nagde-declare ako, Panginoon, at your time, Lord God, an answer prayer to those people. Lord, bayad na lahat ng kung sino man yung mga may utang sa amin. Lord God, binayaran mo na in Jesus' name. Bayad na sa pangalan ni Jesus. Ngayon pa lamang, Lord God, you will provide, Lord God. And even, Panginoon, Lord, yung waves, Panginoon, of your morning shine, pagkagising pa lamang namin sa umaga, Panginoon, let there be joy in Jesus' name. Kung sino man yung nakukulangan sa amin, Lord God, ng joy, let there be joy in Jesus' name. Let there be joy in prayer, praying with you. Let there be joy, let there be peace. Panginoon, kung meron man sa amin, hirap sa pagtulog, nahihirapan silang bumangon physically, may masakit sa parte ng katawan nila, nagde-declare kami, Lord God, no more back
ik sa pangalan ni Jesus. Kinakat namin lahat na naman sakit, any kind of rheuma, any kind of arthritis, any kind, Lord, lahat ng inilalagay ng kaaway, Lord God, physically sa bawat isa na hindi galing sa iyo ay wala kaming inaangkin in Jesus' name. We are praying, we are declaring, Lord God, that we are healed right now. In Jesus' name. Sige, kapatid, deklara mo ngayon kung may nararamdaman ka sa puso mo. Hawakan mo yung puso mo. Sabihin mo, I am healed. In Jesus' name. I am declaring, Lord God, lahat, Panginoon, ng merong kind of, kung meron man sa rheumatic heart disease, kinakat na namin yun dahil we speak life. You, Lord, you will lengthen the life of every man and woman of God, Lord God, na may nararamdaman ngayon pa lamang. Lord, our lives is yours, Panginoon. Sige, ilagay mo yung kamay mo, yung palad mo sa kahit anong bahagi ng katawan mo na may nararamdaman ka, and let's just pray for you. We will pray for you. Sige, kapatid, kung bahaging parte ng katawan, ng ulo, kung sinisipon ka ba ngayon, kung may, parang may masakit ba sa'yo or what, come on, just idantay mo yung kamay mo and we will pray for healing right now. We will pray for healing, kapatid. Sige. Sige. Yes, Lord God. Hallelujah. Panginoon, nananalangin kami sa buhay ng bawat isa. Lord, lahat ng mga nakadantay na kamay. Sige, kapatid, huwag kang mahiya. Just idantay mo lang yung kamay mo kung nasaan and let God do the work for you. Just idantay mo lang, ilagay mo lang. With faith and authority, we will declare it in the name of Jesus. Right now, Panginoon, sa lahat ng mga nakatuon yung kamay, Panginoon, sa bahagi o parte ng katawan nila that they are feeling, Lord God, na meron silang nararamdaman, I declare in the name of Jesus, let there be healing. Let there be, Lord God, the touch of the Holy Spirit, the touch of you, Lord God. That kind, Lord God, of your mantle of humility and oil of gladness, Lord God, na itunoon mo, Lord God. Like, Lord God, as Panginoon, kung sino man sa amin, Panginoon, yung nakakaramdam, Panginoon, ng pagod, ng puyat, ng stress, ngayon pa lamang nire-rebuke na namin. Wala kaming tinatanggap na anumang kahit anumang sakit at karamdaman in Jesus' name. And we pray for your mighty covering sa buhay ng bawat isa. We pray for healing. Sige, kapatid, i-touch mo ngayon kung masakit pa. Kung meron pa, keep on praying for it. Come on, we will declare complete healing, Panginoon, sa likod, sa bahaging likod. Kung meron man sa amin, Panginoon, na binigyan sila ng any kind of diseases, Lord God, or any kind, Lord, yung we speak life. Kung meron man sa amin, Lord God, na diagnose na merong cancer or what, ngayon pa lamang, kapatid, just be in the presence of God, just pray. Come on, I want you to pray right now. I want you to pray and we will declare right now in the name of Jesus, ikinakat namin lahat ng anumang kahit anumang cancer. Any cancer cells right now, Lord God, at the tip of our head, at the tip of our feet, Lord God. Kinakat namin lahat ng any kind of diagnosis na hindi galing sa'yo. Maging, Panginoon, yung mga kahit na parang tingin namin imposible, Lord God, right now we speak, we declare, Lord God, the healing. We pray for the complete inner healing, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We declare, Panginoon, kung sino man sa amin, Panginoon, meron pa rin sama ng loob or meron pa rin something in their hearts, Lord God, that they want to get healed, Panginoon. Lord, we speak freedom in the name of Jesus. We declare, Panginoon, sige kapatid, idantay mo yung kamay mo sa iyong dibdib ngayon pa lamang sa iyong puso. And right now, Lord, I speak, Lord God, divine healing right now. Panginoon, speak through that person, to that person right now. Come on. Sige kapatid, if ikaw yon, if ramdam mo, ikaw yon, ako to. Come on, just idantay mo lang sa iyong puso ngayon. And we will start to pray for one another. Sige kapatid, just idantay mo lang. Hallelujah. Lord, right now, we speak deliverance. We speak healing. Kinakat namin any kind, Lord God, ng sama ng loob, Lord God. Any kind, kung sino man yung feeling namin, Panginoon, may nakasamaan kami ng loob, Lord God. Ngayon pa lamang nagde-declare kami, Lord God, na we release forgiveness to that person. We release forgiveness, Lord God. Complete, total healing right now. Come on, sige. Sige, dantay mo lamang, kapatid. And I speak, Lord God, paltan mo, Lord God. Lord, make it, Lord God, your heart, Lord God. Make it, Lord, punuin mo ng pagmamahal in Jesus' name.
Kung meron man sa amin, Panginoon, napapagod na. If we felt, Lord God, we are getting tired because we're physically unfit. Tingin namin, wala na kami. Ngayon pa lamang, Lord God, we declare healing for those people, Lord God. We declare, Lord God, na any kind of stressors, any kind, Lord God, ng sakit at karamdaman, Lord God, na iniinda namin ay wala na. In Jesus' name, we speak life. Lord God, we declare life right now. We speak life. And even, Panginoon, kung meron man kami mga kamag-anak, kakilala, or kung sino man yung mga nasa ospital ngayon na naka-tune in, I declare healing. Kapatid, kung nasa ospital ka ngayon, na-verdikan ka ng doktor, I'm declaring right now in Jesus' name, walang imposible sa Panginoon. Just believe. God will wipe it out away. Lahat ng mga isipin, even the bills, even yung mga kailangan bayaran sa mga bills, even yung mga kailangan mong bayaran sa hospital, any kind of hospital bills, ngayon pa lamang dinideclare namin zero balance in Jesus' name. We're declaring, Lord God, that you will provide for those people, Lord God, na meron pa rin kailangan bayaran sa hospital, ngayon pa lamang dinideclare namin, Lord God, that it is zero balance, Panginoon, you will provide in Jesus' name. Kung sino man sa amin, Lord God, nangangailangan, Lord God, ng work, Panginoon, we speak, Lord God, a godly kind of work, in Jesus' name. Sige, just claim it. Sabihin mo, may trabaho na ako. Yan, may trabaho na ako bukas. Yan. Someone might get a call tomorrow. Sige, come on, just declare it. Magkakaroon na ako ng trabaho. Yan, ASAP. In Jesus' name. Yan, just keep on praying, desiring that God will take good care sa iyong trabaho. And Lord, sa mga tao, Lord God, na nag-speak, Lord, the blessings, Panginoon, even the prosperity, Lord, we are praying, Lord God, even our spiritual aspect, hindi kami, Lord God, hindi lamang, Panginoon, sa buhay, Lord God, ng blessings, ng breakthrough, Lord God, ng prayer, we are still, Lord, we are also praying, Lord God, for the complete, Panginoon, protection, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng aming buhay, Lord God, spiritual, Lord God, buhay emotional, buhay physical, in every aspect of our lives, right now, Lord, sinusuko namin ang buhay namin sa'yo. Sige, kapatid, just pray. Pray right now. Lord, we're offering our lives to you. Sa lahat, Panginoon, ng kasama namin ngayon, manalangin, Lord God, continue to protect us, continue to walk, Lord God, through the lives of those people, Lord God, who are with us. And even us, Panginoon, walk through, Lord God, mangusap ka, lakaran mo kami lahat, Lord God. Touch everybody's heart, Lord God. Not just everybody's heart, Lord. Touch every lives, Lord. Maging yung mga nakakashera namin, Lord, yung mga nakashera namin, Panginoon, sa bus, nakashera namin, Lord God, sa metro, nakashera namin, Panginoon, sa bawat kanto, sa bawat buhay, even our flatmates, our co-workers, Panginoon, nananalangin kami, may ginagawa ka. In Jesus' name, Lord, makakakilala sila sa'yo. You will not just transform, but they will believe, Lord God. They will know you. They will be a disciples, Lord God, of you. They will be disciples of Christ. In Jesus' name, Lord, we are praying, Lord God, make move. In Jesus' name, continue to make move, Lord God. Continue to walk, Lord God, through our lives. Panginoon, we are claiming, Panginoon, na tagumpay ka na sa bawat buhay ng bawat isa. In Jesus' name, we are declaring an answered prayer for those people na kasama namin ngayon, Panginoon, even ourselves, even our lives, lahat kami, Lord. Patuloy, Lord, na mausap ka, even our prayer, Lord. Always remember, Lord God, always let us always remind us to remember those people, Lord God, na kailangan namin ipanalangin, Lord God. Lord, through the power of the Holy Spirit, Lord, inaangkin na namin, Lord God, yung katagumpayan. Ikaw, Panginoon, yung manguna. Ikaw, Panginoon, yung magmanifest, Panginoon. Even our lives, Lord God, will be significant, Lord God, for those people, for those person na kay gusto mong itouch. We give you the highest praise. We give the highest honor and worship belongs to you, Lord God. Sa'yo namin lahat tinataas ng papuri, pasalamat at pagsamba, pagdakila. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. Palakpakan po natin si Lord. Yes. Sige, yung the best club. Siguro maaari ikaw ay may tissue. Kuha ka ng tissue. Just wipe out ang iyong mga... ang iyong face, ayan, and,
Ayan, amen. Sabihin mo nga ay, sabi mo, I am anointed. I am blessed. Yan. Sabi mo nga, I am blessed. Yes. So, ngayon pong gabi, ayan, mababanggit lamang po tayo ng ang ating mga kasama ngayon. Yan. Magandang gabi po. Ate Ching Lee Saura, mapagpalang gabi din po sa inyo. Ate Ann Kalalang, Michelle Rivera Leones de Salisa. Yan. Magandang gabi po sa inyo. And for all our viewers for tonight, kami po ay bumabating ng napakaganda at napakabiyayang gabi po sa buhay ng bawat isa. Marahil yung iba ay kaka-out lamang sa kanilang mga trabaho, kami po ay bumabati sa inyo ng napakagandang gabi. Samahan nyo lamang. You can replay the button itself at sabayan nyo po kami sa pananalangin. If kaka-online mo lang, kaka-tune-in mo pa lamang, kami po ay bukas. Bukas po ang aming line to pray for you. Yan, para tumanggap ng inyong mga prayer items, prayer requests. Kahit anong haba pa po niyan, ay talagang i-ano nyo lamang po sa amin at aming pong papanalangin. And even the intercessors team, even J1 Board Dubai team, ay handa po kaming ipanalangin ng inyong mga prayer items or mga prayer list. Ayan. Angelita Uri, yan. Ate Lenny Luntok, ayan. God bless din po Ate Michelle. Ayan. Magandang gabi po once again sa buhay ng bawat isa. And ayan, happy dinner po. Yung iba, siguro marahil yung iba ay nagugutom na. Pero I believe tayo po ay napuno ngayong gabi. Ayan. Sabi mo nga, ako'y napuno. Ayan, napuno ako ng Lord, napuno ako ng Holy Spirit for this night. And kami po ay nagpapasalamat. Patuloy lamang po kayong tumutok for tomorrow ay ating pong worship night. Samahan niyo po kami. And to God be all the glory. Magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. And God bless you. Click here. Ilitok mo dito eh. Click here. Tiltok mo dyan. Click here. Click here. Click here to subscribe.